Kinakalampag ngayon ng mga empleyado at depositor ng pinasarang Bangko Pilipino ang tanggapan ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Ang kanilang sigaw, sundin ng BSP ang desisyon ng Court of Appeals na buksan ng muli ang Bangko Pilipino dahil malaki na ang naging epekto ng pagkakasara nito sa kanilang pamumuhay. May news to go si Tricia Zafra live. Tricia. Hawi nagpipikit ngayon sa harap ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Ito nga mga depositor at empleyado ng ipinasarang Bangko Pilipino Savings and Mortgage Bank para ipanawagan sa BSP na sundin ang desisyon ng Court of Appeals former Special 14th Division na ibinaba noong January 27 ngayong taon na muling buksan ang Bangko Pilipino. Inuutos din ng korte sa BSP Monetary Board at Philippine Deposit Insurance Corporation na ibigay na yung 2009 approved financial assistance para sa rehabilitation plan ng Bangko Pilipino na nagkakahalaga ng 25 billion pesos sa loob ng 30 araw. Pinag-uutos din ng korte na bayaran ng Bangko Pilipino ng 16 billion pesos dahil ito yung deposit base na nawala noong ipinasara ang bangko noong nakaraang taon. Malaki na raw ang epekto ng closure sa mga empleyado at depositor ng Bangko Pilipino. Ayon naman sa isang source sa BSP, nakatakda itong maghain ng motion for reconsideration sa loob ng linggong ito para kontrahin ang desisyon ng CA. Tumanggi ang pamunuan ng BSP na magkomento sa kaso dahil kasalukuyan raw itong dinidinig. Ipinasara ng BSP at Monetary Board ang Bangko Pilipino noong March 2011 dahil mas malaki na raw ang utang o liabilities ng bangko kesa sa mga assets o ari-arian nito na labag sa ating patas. Sa desisyong inilabas ng CA nitong Enero, sinabi nitong inabuso ng BSP at MB ang kapangyarihan nito nang ipasara agad ang bangko at hindi binigyang pagkakataon ng Bangko Pilipino na itama ang banking practices nito sa paraang administratibo. Wala rin daw nakita ang korte na maling banking practice ang Bangko Pilipino. Hindi ito yung unang pagkakataon, Hawi, na ipinasara at pinabuksan ang Bangko Pilipino. 1985 nang ipasara rin ito ng Bangko Sentral dahil sa insolvency o kawalan ng kakayahang magbayad ng mga utang. 1991, dineklara ng Korte Suprema na illegal ang pagsasarang ito at nagresulta ito sa muling pagbubukas ng bangko noong 1994. Samantala, narito yung pahayag ng Pangulo ng union ng employees nitong Bangko Pilipino. Huwag na po natin daanin sa kung ano-ano pa. Pag-motion-motion dahil palagi naman silang natatalo for the second time around. Strike 2 na sila sa Bangko Pilipino. Kami po ang mga depositors at empleyado ng Bangko Pilipino ay sawang-sawa na sa panghaharang ng Bangko Pilipino sa mga kaso para hindi lang kami makapag-operate ulit. May mga depositors po kaming naipit na rin yung mga pera nila ng katagal-tagal. Samantala, Hawi, yan muna ang latest mula rito sa may Bangko Sentral ng Pilipinas. Balik sa'yo. Maraming salamat, Tricia Zafra.